Hello mga Mars! Mars talaga yun. So, usapang utang tayo ngayon. Pasensya na kayo at medyo maingay yung background ko. Kaya nga nilapit ko yung mukha ko. 4:30 na kasi ngayon sa hapon. So, na-late ako ng vlog. At ganito oras yung labas ng mga bata dito sa amin. Kasi nasa squatters area kami. So, paano nga ba maiwasan na hindi ka na utangan ng mga suki mo or kahit hindi mo suki? So, this year po, hindi na talaga ako nagpapautang. Kasi last year at mga nakaraang taon pa, ay meron pang mga maraming may utang sa akin na nagbibigay ng stress sa akin. Totoo po yun, nakaka-stress po yun. Lalo na kapag ka matototal mo lahat, si ganito may utang na 2,000, si ganito 5,000, si ganito 1,500. Imagine mo yun, yung 1,500 na yun, nagtitipid ka na huwag kumain ng masarap para pandagdag puhunan. Pero yung worth 2,000, 5,000, ay pinautang mo dahil syempre para makatulong na din. At the same time, kumita ka sana. Pero yun, imbis na makatulong ka at sa isip mo ay tumubo ka kahit papaano, ay nalugi ka pa. Pati puhunan mo ay daladala niya, pati tiwala ay nasira. Okay, so kayo guys, lalo na sa mga bago, kung gusto nyong magpautang talaga at kailangan talaga sa tindahan nyo, hindi mawawala, ganun yung sabi ng iba eh. Okay magpautang ka. Walang masama magpautang, wala din masama mangutang. Basta marunong ka magbayad bago ang due date mo. At kung ikaw naman ay magpapautang, make sure na meron kang pang-abono. Lalo na kung pumapayag ka na magpautang ng alak sa tindahan mo, kasi ang alak napakalaki ng puhunan, konting-konti ang tubo natin. So kung meron kang ekstrang pera, na example, nautangan ka ngayon ng isang case ng Red Horse, magkano yun? Nasa 500 plus or 600. Siyempre, utang yun. Kailan siya magbabayad? After 1 week or after 2 weeks? Kinabukasan, nawalan ka ng Red Horse eh. Nabakantihan ka. Bote na lang ang natira sa'yo. Kailangan mo ulit umorder para meron ka ulit pang benta. Kasi paikot-ikot lang naman yung ano natin sa tindahan eh. So, kailangan meron kang ekstrang pera pang abono doon sa nawala, doon sa hiniram, doon sa nautang, para hindi pa rin matuluyang malugi yung tindahan mo. Ngayon, ito yung technique ko guys, kasi hindi na nga ako nagpapautang dito. Meron mga kulang piso, lalo na dun sa mga suki mo talagang customer, kailangan mo pagbigyan yun. Hindi porket, oh, hindi na talaga ako nagpapautang, talagang strictong wala. Meron talaga na sadyang nagkulang lang ng budget yung suki mo, suki ha, so pagbigyan mo na yun. Pero kung alam mo talaga na bad record siya buong buhay niya, huwag mo talaga siyang pagbigyan dahil iyak ka, ganyan. So, yung ganito ginagawa ko guys, meron talaga ditong makukulit kasi nasa squatters area kami na kahit sabihin ko na hindi na nga ako nagpapautang, so yung iba, magtatampo, hindi na babalik, hindi na bibili sa'yo. So okay lang, ganun talaga ang buhay, hindi natin sila mapi-please. Meron namang iba na kahit tinanggihan ko na, bumabalik pa rin. So ang sarap po sa feeling nun na hindi sila nagtatanim ng galit, hindi sila naiinis na kahit tinanggihan mo na sila, hindi mo sila pinautang, sabi na palagi naman ako bumibili sa'yo at Yvonne, pero bakit ayaw mo akong pautangin? Kasi kailangan i-focus mo na hindi ka na talaga magpautang sa good payer man at sa hindi magaling magbayad. Kailangan lahat yan, pantay-pantay. Kasi baka mamaya sabihin mo, hindi na ako nagpapautang. Tapos malaman nitong hindi marunong magbayad, hindi ka na nagpapautang, pero bakit si ano pinautang mo pa? O diba? So kailangan lahat sila, huwag mo na talagang pautangin. Pera na lang yung katulad sabi ko nga, meron kulang piso, 5. Okay lang yun, nililista namin dyan sa may ref para kitang-kita. So, eto pa ang isang ano, kailangan, pag bumili sila ulit, ipaalala mo yung kulang nila na piso. Kasi pag hindi mo yan pinaalala, maaring nakalimutan nila or sinadya nilang kalimutan. So, kailangan pagbalik nila ulit, ipaalala mo. Kasi sabi naman niya, mamaya na lang pagbalik yung piso or bukas na lang. So, kung ano yung date na sinabi niya, singilin mo talaga yun. Yun, para masanay sila guys na dyan sa tindahan mo, hindi pwedeng kulang ka palagi ng piso. Alam nyo, dati, okay lang na kulang ng piso, sige ako ng sige. Pero nito nga, talagang naghigpit ako. Alam na nila na, ay kulang ng piso, hindi papayag sila Ate Yvonne. So parang nasa mindset na sila, nasa mindset na nila na pag kulang sila ng piso hanggat maaari, hindi mo na sila bumibili, babalik mo na sila at kukuha ng kulang na piso. Parang ganun na yung siguro kalahati ng customer ko. Kasi, ay kulang pa ako ng piso, mamaya na lang pagbalik. So inisip ko baka hindi sila bibili kasi kulang nga ng piso. Or inisip ko baka mahal ako ng piso. Pero yun pala, parang nasanay na sila na hindi kami pumapayag na kulang ng piso. Or siguro, nahihiya na din sila. Kasi depende nga naman sa customer kung may hiya or wala. So ito na nga guys, paikot ko na ano. Ang dami kong sinabi. Kung meron kang customer dyan na makulit talaga na, alam mo yun, na hindi katitigilan hanggat hindi mo siya napapautang, eh di, pautangin mo na. Pautangin mo siya ng siguro halagang 20 pesos.
30 pesos or kung kaya mong mawalan ng 50 pesos, sabihin mo na lang na parang pamasko mo sa kanya yun, yung 50 pesos. Example, bumili siya ng sardinas, toyo, itlog. Isipin mo na lang na o nakatulong ka sa kanya para sa isang hapunan o isang umagahan. Pautangin mo siya ngayon. And sa susunod, pag umulit pa siya, wag na. Talagang no. Kasi sabihin mo na, pinagbigyan lang kita, bayaran mo muna yun kasi nga wala talaga akong pang-abono. Ganyan yung lagi kong sinasabi guys. Napakatumal ngayon, wala akong pang-abono sa mawawala. Pinaikot-ikot ko lang yung puhunan ko. So kung bayaran niya man yung utang sa'yo sa tindahan na maximum ng 50 pesos, eh kung bayaran niya, di swerte. Pero kung hindi, at kinalimutan na niya, dinaandaanan ka na niya, okay lang, hindi masyadong masakit sa dibdib, hindi ka masyadong ma-stress. Dahil hindi naman siya umabot ng 1,000. Diba? Pag ginawa mo yun, hindi ka na niya kukulitin na mangutang ulit. At kung makautang siya sa ibang tindahan, at malaki yung utang niya sa ibang tindahan, babalik at babalik yan sa'yo para bumili. Pero wag mo nang ipaalala yung utang niya na 20, 30, 50 pesos. Kasi hindi na mawawala sa isip niya yon. Imposible na makalimutan niya na may utang siya sa'yo. Wag mo na lang ipaalala, ay may utang ka pa dito. Saka mo na lang siguro sabihin kapag ka nangutang siya ulit, di ba may utang ka pa dito, ipaalala mo lang. Kasi ganyan karamihan yung mga customer. Hindi ko alam kung bakit pare-pareha sila ng reason, di ba? Na pag nakautang na sa tindahan mo, lilipat na ibang tindahan at doon na bibili. Hindi bibili sa'yo na imbis na sana matutuwa tayo kasi kahit na may utang sila at hindi na babayaran, sa atin pa rin bumibili. Pero hindi eh. Yun nga yung nakakapagtaka. So ganun i-reverse psychology mo, no? Kasi kung hindi mo siya pinautang ng susunod, ng sumunod pa, sa iba yan magtatry na mangutang. At pag nakalusot sila, nakarami sila ng utang doon, kung wala silang pambayad, mahihiya na din sila bumili doon. Babalik sila ngayon sa tindahan mo para bumili. Hindi na siya utang sa'yo forever kasi nakatatak sa isip niya na may utang siya pa, may utang pa siya sa'yo. Pero ayaw niyang magbayad ah. Okay lang yun. Maliit lang, hindi masyadong ano. Ganun guys, marami dito. Marami yan sa akin. At yan yung technique ko. At effective siya. Alam mo yun, kahit kulang lang siya ng 10, 15, 20, hindi talaga nagbabayad, pero hinayaan ko na hindi ko na sinisingil. Kasi yan yung isa sa way ko na hindi na siya magtatangka na umutang ulit sa'yo. Pero kikita ka sa kanya dahil sa'yo na siya palaging bibili. Hindi na sa iba kasi may mga utang siya doon na tinatakasan. Sige, kung meron. So speaking nga pala guys, meron akong hiwalay na vlog dyan. Ito, ang mahal na po ng, so, nagmahal na ulit ang mantika, nagkasa naman, 230 na yung kuha ko. At mga plastic po, unexpected po, itong itlog hindi masyado, nagtaas lang pero hindi siya ganun kalaki ang pagtaas. Ang plastic guys, unexpected siya na magmahal pero totoo, nagmahal siya. Ang plastic ng yelo, out of stock din sa dalawang tindahan, ay inutusan ko yung anak ko. Kasi nga, mahal siya, grabe. So ang dami pong product na nagtaas ngayon. Kailangan nating mag-adjust. At eto na nga, hindi ka pwedeng magpapautang ng magpapautang. Magsige lang ng magsige. Lalo na kung ang tindahan mo lang ang source of income mo. At tulad namin, eto lang yung source of income namin. Wala kaming inasahan na monthly sweldo. So, kailangan namin pangalagaan. Ando na tayo sa gusto natin makatulong. Lalo na pag bigas ulam yung utang nila. Pero paano naman tayo pag tayo yung nawalan? Tayo kasi yung may sari-sari store. Tayo yung may-ari. Tayo yung may tindahan. Akala nila hindi tayo nauubusan. Akala nila palagi tayong may pera. Hindi nila alam, sobra din yung ginagawa nating pagbabudget. Diba? Halos hindi tayo kumain ng masasarap. Halos dalawang beses na lang tayo kakain. At kumakain tayo ng malapit ng ma-expire. Diba? Kasi nanghihinayang tayo. Grabe yung paghabol natin sa mga pa-promo para lang madagdag income natin. Pero uutangin lang ng basta-basta. So tayo palagi ang lugi. Kasi hindi rin natin sila pwedeng awayin. Dahil pag inawin mo sila, mas lalong wala kang makukuha. Diba? Hindi na mababalik sa'yo yung puhunan mo, nagkaroon ka pa ng kaaway. So yun yung gawin yung technique guys. Maliit lang kung hanggang magkano yung kaya mong mawala, isipin mo na lang tinulong mo sa kanya yun. Pero hindi na niya yun makakalimutan na meron siyang utang sa tindahan mo. So yun, pwede niyong gawin yung ganung style ko. Sana may napulot kayong tips dito sa vlog ko ngayon. Pasensya na kung medyo maingay. I-follow niyo ako sa Facebook page ko, Yvonne Bautista, kasi mas updated ako dyan. Hindi niyo ako mame-message guys. Pasensya na sa mga nagre-reklamo kasi mahirap mag-reply ng isa-isa. Pero active ako sa pag-reply sa comment section. Subscribe nyo na din. Bonus nyo na sa aking second YouTube channel. Personal lang. Yvonne lang ang malakas. So thank you sa lahat ng nagtitiwala po sa akin. Thank you sa lahat ng sponsorship na pumapasok. Thank you. Thank you. Thank you.